Okay, class. So, pag-usapan naman natin kung paano kapag vertical circular motion naman yung behavior ng ating body. So, class, yung horizontal circular motion, imagine niyo nakapaganyan, eto kayo. Ang circular horizontal motion, nakapaganito yung bagay. Diyan umiikot yan. Paganyan yung ikot niyan. Paganyan. Ang vertical, eto yung horizontal. Ang vertical naman, circular motion, is nakapaganito. Nakapaganyan. Dito naman yung, andito yung object nyo. So, paganyan yung ikot niya, paganyan. Ito, ganyan. Ito naman, class, nandito yung object nyo. And then, paganyan. Ganyan ang vertical circular motion. Okay? Kaya, kanina, class, mapapansin nyo, sa horizontal circular motion natin, wala kayong kasamang weight. Bakit? Kasi wala namang weight kapag ka horizontal. Di ba kagaya ng... wala namang weight yun. Okay? Wala kasamang weight yun, kundi velocity lang. Tsaka yung centripetal force. This time, meron na kayong included na weight ng object. Yun yung kaibahan niya sa vertical circular motion. Ngayon, ang gagawin natin, syempre, yung... centripetal force, sabi ko sa inyo, yung net force na nag-a-act sa object, paano ba yun? Ang usually na kinukuha kapag vertical circular motion is yung kanyang T1 at saka yung kanyang T2. So, para makuha natin yung T1 at saka T2, i-denote natin class na yung point 2 is yung nasa may itaas and yung point 1 is yung nasa may ibaba ng object niya. Ang gagawin niya, class, ganito, para makuha natin yung T1 tsaka T2, class. Ibig sabihin ng T, ito ha, huwag kayo mali ito, is tension force. Tension force yan. Tension force. So, yan. Walang malilito dyan, ha? Kasi maraming nalilito dyan. Ang T is equal to tension force. Pares lang yung class ng tension 1 tsaka tension 2. It's just that ganito ang nangyari dyan. Siyempre, kapag ka nasa taas yung bola mo, yung weight mo nasa ibaba, yung tension mo nasa ibaba din. Kasi nga, hinihila yung object mo. Okay? Pag yung object mo nasa ibaba, siyempre, yung tension nasa itaas. Kasi hinihila pataas yung object. Pero yung weight mo nasa ibaba pa rin. Yung weight class, hindi nagbabago yan. Pababa lang lagi yan. Okay? So, para makuha natin yung tension 1 tsaka tension 2, ganito ang gagawin niya. Sabi ko, yung centripetal force is yung net force na nag-a-act sa object. Therefore, centripetal force, i-equate niyo ganito. Kagaya class ng ginagawa natin sa vector, summation ng forces vertical is equal to 0. So, gamitin natin class yung summation of forces vertical is equal to 0. Tatlo lang naman yan, class, eh. Tingnan nyo, ha? Pag nagsusolve kayo ng forces, tatlo lang yan. Summation of force vertical, summation of forces horizontal is equal to 0, or summation ng moment at point is equal to 0. Pero syempre, naka-vertical tayo, vertical yung ating concern ngayon, kaya magsa-summation forces vertical tayo. Okay? So, pag nag-summation forces vertical ka dyan, ang makukuha mong forces, so, lagay natin at 0.1 muna at 1. So, tingnan nyo 1. Pag nag-summation forces vertical ka dyan, T1, kasi pataas siya, minus W. W class is, W is equal to mg, mass ng object times yung gravity niya, yung 9.81 meters per second. Ganyan yun, ha? Mg yan. So, after nyo makuha yung T1 minus W na yan, sabi ko, yung centripetal force is yung net force nung forces na nag-a-act sa kanya. Therefore, i-equate nyo yan sa centripetal force. Okay? Ayan na. Ayan na yun. Ngayon, para makuha natin yung T1, lipat natin sa kabila W. So, T1 is equal to centripetal force plus W. And meron tayong formula class ng centripetal force, that is T1 is equal to mv squared over r plus w.
Okay? And syempre, alam nyo class, pwede na to. Sa totoo lang, pwede na tong formula na to. Pwede na to. Or, de-derive pa natin, deriving. So, pagka din-derive pa natin yan class, kaya siya magiging ganito. T1 is equal to m b squared over r. Pinapalitan lang natin class yung mga values niya, ha? Okay, malilito. Tapos yung W niya is mg. Lagay nyo mg. Okay? So, ayan na. After nyan, factor out natin yung mass. Factor outing the mass. Ito siya, mangyayari ganito. T1 is equal to m times v squared over r plus gravity. Ayan na siya, class. Pero sa totoo lang, class, kung ako magme-memorize dyan, abe eto lang. Abe eto na lang i-memorize ko. O, pagka na-memorize nyo yung T1, actually, hindi nyo kailangan i-memorize yan. Tingnan nyo dito. Yung kaya nga ako nagtuturo sa inyong derivation para bawas-bawasan yung pag-memorize. Kasi makakalimutan yan eh. So, pagka nalaman nyo to, T1 is equal to CF plus W. O, alam nyo naman na yung formula CF, MV squared over R, and W, and MG. Kaya siya naging ganito. Okay? Pero pares lang yan. So, lagay natin at 2 naman, at 2. Pagka naman nag-2 tayo, tingnan nyo yung T2 tsaka W, nasa same direction siya. Therefore, at 2, that is equal to T2 plus W. Kasi nasa same direction siya. Eto, nag-minus yan kasi pataas yung T1, pababa yung W. Pero sa point 2, parehas, nakapababa yung forces niya. Kaya natin pinagaan. Okay? Sabi ko, centripetal force is yung net force. So, therefore, CF is equal to T2 plus W. Simplifying, lipat nyo sa kabila. Solving for T2. Rather, so, ilipat nyo sa kabila yung W. So, CF minus W. Pwede na yan. Nasa sa inyo na lang, class. Siyempre, hindi naman agad-agad nagbibigay ng centripetal force. So, pwede na yan. Or deriving, lagay ko, or deriving. Or deriving, pwede nyo isulat class na ganito. T2 is equal to centripetal force is mv squared over r minus mg. Factoring out m, t2 is equal to factor out ni m, magiging v squared over r minus g. Ito yun na yung class. Kaya siya naging ganyan. Makikita nyo sa module nyo na same lang yan. So, eto siya. Okay? So, ayan yung formula kapag kuha ng T2 tsaka T1. Ganyan lang. As in, ganyan lang. Try natin yung problem number 2. So, try natin. So, itry natin to class yung problem number 2. 100 gram ball is whirled in a vertical circular of radius 40 centimeters. Under the action of gravity at 90 revolutions per minute. Kanina 3 revolutions lang, ngayon 90 revolutions. So, medyo mataas yan, yung frequency niyan. Pero syempre, kinakailangan ma-convert natin yan sa seconds. Okay? Assuming that the average velocity is maintained at the lowest and highest points, find the minimum and maximum tensions in the string holding the ball. So, kapag ka-class, din-drawing natin yan. So, ganito yung magiging itsura niyan. So, drawing natin. Sige. Drawing natin. So, drawing natin. So, yan yung string niya. Tapos, andito yung inyong bola. So, sabi dito, assuming that the average velocity is maintained at the lowest and highest points, ang highest point niyo is ito. Ang lowest point niyo is ito. So, ang forces niyan, lagay muna natin yung radius. So, pag-connectin natin. Tapos, ang radius nyo dyan, class, is binigay. R is equal to 40 centimeter. Mamaya natin convert. Tapos, syempre, meron kayong mga forces dyan, di ba? Andito yung isang velocity nyo. Ito yung V1. V2 yan. O, velocity na lang. Kasi same velocity lang naman yun. Dito isang V. This is your point 2. Kagaya na ginawa natin kanina, this is your point 1. Sa point 2, yung weight nyo, andito. At the same time, yung tension nyo, andito.
Pero sa point 1, yung weight nyo andito, pero yung tension nyo is nakapataas. Okay? So, ayan yun. So, ang mass nyo, nagbigay ng mass, 100 gram. So, sulat nga natin, given. Tapos, i-convert na natin. Ang first na binigay is yung mass, M is equal to 100 grams. Pagka-class, kinonvert natin sa kilogram yan. So, 1,000 grams over. So, plus, pagka nagbigay sa inyo ng ganyan, naka-grams, tapos i-convert nyo na agad sa kilogram, sa seconds. I-convert nyo na agad. Kung naka-centimeter yan, oh, i-convert na natin agad sa meter para hindi nyo na problemahin yung mga units. Ganun technique yan. So, 1 kilogram, so ganyan ng pagka-convert, tingnan nyo ha. I-multiply nyo lang sa equivalent niya. Kung nandito grams, dapat nasa may denominator to para makancel nyo. So, kung 100 grams yan, so 1 kilogram is equivalent to 1,000 grams. So, ito siya. Pagka pinag, ano nyo yan, magiging 100 over 1,000 kilogram na yan. So, input nyo sa calcu yan. So, input nyo sa calcu. Ito lang. Input nyo na lang class sa calcu nyo para mabilis tayo. So, 100 over 1,000. So, that is 0.1 kilogram. 0.1 kilogram. Yun doon yung mass niya. O, next. Ano pa binigay? Yung radius. R is equal to 40 centimeter. O, i-convert din natin sa meter. 100 centimeters is equal to 1 meter. So, ayan. Convert natin class. Makakancel tong centimeter. Nagko-convert yan. Oh, may nagtanong pala sa akin yan kung ba't domino multiply. Class conversion, kinoconvert lang yan. So, this is 40 over 100. Ito, 1,000. 100 meters na to. Kaya ito, pag in-input nyo is 40 over 100. So, that is 0.4. 0.4 meters. Ano pa? Yung revolutions natin per minute, di ba? So, yung frequency natin is 90 revolutions per minute. Dapat class naka-seconds yan. So, i-convert natin. So, this time, yung revolution, okay na yan. Kasi ang dapat ang unit ng frequency natin is revolutions per second. So, kung yung minute nyo nasa ilalim, dapat nasa itaas na yan. 1 minute is to 60 seconds equals, pagka kinancel nyo yan, so, cancel tong minute. Ang matitira dito is 90 over 60 revolutions per seconds na to. Is equal to 90 divide 60, that is 1.5 revolutions per second. Yan na. Ano pa ba? O, wala na. Okay na yan. Na-convert na natin lahat. After nyo kasi ma-convert lahat, gamitin nyo na yung formula. So, find the minimum and maximum tensions. Ang maximum tension nyo dyan, syempre, yung mas malakas. So, hanapin natin yung minimum and maximum tensions. Minimum class is syempre, yung mas maliit. Yung maximum, yung mas malaki. So, para malaman nyo kung aling minimum tsaka maximum, solve nyo parehas. So, find T1 at tsaka T2. So, unahin natin class yung T1. So, may formula na kayo nyan. Pwede nyo i-memorize yun or kung gusto nyo i-derive, bahala kayo. Hindi ko kayo pipigilan. Ang formula natin is M times quantity V squared over R plus or minus. Hindi ko nakalimutan ko din. T1 plus G. Plus G. Plus G. So, substituting yung mga values, yung mass natin is 0.1. Pagka-class tension, dahil force yan, Newton yan. Newton or kilo-Newton lang yan. So, 0.1 kilograms. So, ilagay na natin. Sige. Velocity. Ang velocity nyo class is ganun pa din. So, 2 pi r over t. Wala pala tayong velocity, no? Kunin muna natin. Babaan natin to. Ito. Velocity. Ang velocity natin class is, syempre circle yan. Dapat circumference, that is 2 pi r over t. Ang t natin class is 1 over f. Is equal to 1 over
1.5, di ba? That is equal to 1 divided 1.5, that is, oh, kahit ilagay niyo yung 1 over 1.5 or 0.67, 0.67 seconds, ang velocity natin is 2 pi, ang r nyo is 0.4 meters over seconds, 0.67 seconds. Therefore, eto, saan naka-meter ito? Input nyo sa calculator, 2 pi times 0.4 over 0.67 seconds. That is 3.75. Kahit class magkaiba ng decimal, okay na yun. 3.75 meters per seconds. Okay? So, ayan na. Input yung class. So, that is 3.75 squared. Naka-square to. Over ang R nyo is 0.4 meters. Plus, ang gravity nyo class is 9.81 meters per second squared. Same yun, magkaka, ano yan, consistent ng unit yan. Therefore, that is Newton. Naka-Newton dapat yan. So, input nyo, 0.1 times quantity, 3.75 squared over 0.4 plus 9.81 quantity. So, that is 4.5 newtons. Eto class yung ating T1, tension number 1. May formula na kayo class niyan. Wala na kayong problemahin dyan, kundi i-memorize lang yun. So, nasa sa inyo kung gusto nyong i-derive. Okay? Pero kung kaya nyo memorize. So, T2 naman, substitute natin, 0.1 din. Pero this time, 3.75 siya. Same lang din yan. Over 0.4. Pero this time, minus to. 9.81. Yan. So, T2 is equal to, so, baguhin nyo lang. So, 0.1 times quantity 3.75 squared over 0.4 minus 9.81. Sign lang na bago. So, this is 2.50. 2.50 naman. 2.50 newtons. So, kahit class may konting discrepancy sa decimal places yan, okay lang. Sa decimal point, okay lang. So, ang maximum nyo, eto. Ito yung inyong maximum, eto inyong minimum. Okay? So, ayan na. Ayan na class yung ano nyo. So, kahit hindi nyo nalagyan class ng maximum or minimum, understood naman na ang pinapahanap is ayan, tension pareha. So, eto yun. Okay? So, ayan na. So, ayan yung ating vertical circular motion. So, meron pa tayong isa, ay dalawa. Yung pendulum, conical pendulum, tsaka yung banking of curve, same lang ng formula yun. Same lang siya ng formula, pero medyo magkaiba ng concept. So, dun ko na lang siya tatapusin sa part 3. Okay? Kasi medyo magkahawig yun. So, proceed na kayo sa part 3, sa last part.